sisira yung nandito na tayo sa papasok ng Philippine Arena. Para dun sa mga hindi pa nakakapunta rito, ang Philippine Arena ay mayroon ng sariling exit. Dati kasi dun pa sa Bukawi, umiikot papuntang Santa Maria. Para dun sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, papindot ng subscribe at papindot na rin ng bell button. Salamat. Mga kamindurayon, andito na tayo sa harapan ng The Garden at atin ang papasukin dahil nai-excite na rin akong makita kung ano yung ating makikita sa loob. So ito yung ticket namin tatlo. Dito tayo. Okay, thank you. Taga saan kayo, ma'am? San Carlos, San Luis. Hello, ang ganda rito. Nasa Garden. Very nice. Hello, andito si Mindurayon TV, tingin ka nga sa akin. Ayos!
Mga kamindurayon, naikot na ito natin kanina pero hindi ako na-impress hanggat hindi ko nakikitang umiilaw yung mga halaman dito. Kaya ay suggest dun sa mga hindi pa nakakapunta dito, magpunta kayo ng alas 4 ng hapon para makita nyo ng araw at makita nyo rin ng gabi. Dahil sa gabi, higit na maganda ang mga halaman dito kapag meron na siyang mga lights. Bukod sa mga ibon, ay meron din silang iba't ibang uri ng hayop dito sa loob, gaya ng camel, zebra at saka deer. Magandang hapon sa inyong dalawa, sila yung mga trabahador dito sa loob ng The Garden.
para dun sa mga nagtatanong kung magkano yung entrance fee ng The Garden, sa ngayon ibinaba nila sa 300 ang entrance fee at sa PWD at saka senior citizen ay 240, sa kids naman ay 150 with 4 feet below ang sukat ng bata. Sapagkat dati ang entrance fee ng The Garden is 450. Napakalaki na nang ibinaba, kaya bisita na kayo dito sa The Garden. Ang bayan na nakakasakop sa The Garden ay ang Bukawi at ang Santa Maria. Matatagpuan ang The Garden sa likod mismo ng Philippine Arena. Kung kayo ay manggagaling ng Cavite o Batangas o sa South, ay merong sakayan sa PITX. Mga kamindurayon, dito natatapos ang ating pag-iikot sa The Garden at maraming salamat sa lahat ng nanonood.